guys, sign na lang, buksan na rin siya. So meron siya, meron na nauna nagbukas nito. So mga ka-tech at mga ka-DIY. So, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, sa ating mga kapwa kabuting pink and sa kabuting pink. Ayan. So, ngayon, ang ating gagawin ay isang Acer projector. Ayan. So, Acer ang kanyang tatak. Ang problema na to guys ay nag-ano siya, pan-error siya. Ayan. So, kapag nag-iinit na yung kanyang lamp, eh automatic nag-ano siya, shutdown. So, pero bago siya mag-shutdown, nag-a-appear yung lamp error. So, hindi tumatakbo yung kanyang fan sa side na ito. So, ito yung video yan ng problema nitong projector na ito. So yung pan niya hindi umiikot dito sa lamp area, pero dito okay naman siya, umiikot yung kanyang pan. Nakita niya pa yung LC. Guys, nilabas na. Ayan. Lamp automatically. So, meron siyang pan error. So, kasi nga yung pan niya dito ay hindi gumagana. So, yung pan sa kabila ay para sa circuit, sa pinaka-board niya. Ito namang pan dito ay para sa kanyang sa lamp niya. Ayan. Kaya nagpe-fail siya kasi hindi gumagana yung kanyang pan dito. Tingnan guys, ating tingnan kung ating magagawa yung sira dito. Okay, so yon. So yun ang problema ng projector na ito. So bago ating gawin, ating tayo muna yung mag shout out sa ating mga bagong subscriber. Salamat sa ating mga bagong subscriber. Ayan, kay Sir Ray Day. Ray Day. Ayan. So, shout out sa iyo, Sir Ray Day. Yan, si Sir Ray Day ay nag-message sa atin patungkol sa kanyang washing machine na same yung problem sa aking mga naunang video ng washing machine. Hopefully ay yung magawa ang board na yung washing machine. Yan, so shout out din kay Pastor Jolly Kiambao. Yan, Pastor Jolly Joseph Kiambao. So, siya yung nagpagawa ng ating projector. Sa pastor po siya ng San Church sa 13. Ayan, BCC. Hindi ko alam kung ano yung location ng kanilang sumbahan. Ayan.
Then shout out din kay Boss Renny Maisog sa aking kumpare at classmate na isa na rin big time big time negosyante. So shout out sa iyo Boss Renny. Ayan. Sa ating mga bagong subscriber, andito lang yung mga pangalan. So shout out sa inyo sa patuloy na pagtangkilik ng ating video at nawa ay nakatulong ang ating mga video sa inyong mga pang-araw-araw na buting team. So okay, atin ang buksan at tignan ang projector na ito. Pang nabuksan natin guys kasi meron siya ano dito. Meron din siya mga sign na nabuksan na. Nabuksan na nga guys, mayroon ng mga may mga looster nail na. Tapos meron tayong dalawang itlog na butike. Guys, sign na nabuksan na rin siya. So meron na naunang nagbukas na ito. Yung kanyang mga pan pati yung pan dito okay naman yung kanyang mga pan guys kasi inok lang tong pinaka connector niya
So baka nanglulus lang yung kanyang mga connection, yung kanyang wire dito sa kanyang connecting sa kanyang connector. So far guys, okay yung kanyang mga fan. Sa dalawa, tatlo, okay siya guys. Lahat sila yung umiikot. So wait natin. Kaya na kasi mga 3 minutes namatay siya. So ngayon ating hintayin hanggang maka 4 or 5 minutes. So yun guys, sa nakita ko dito guys, no, okay naman yung kanyang pan dito. Kanina nung ato itong nesting, yung pan niya hindi umiikot. So ang ginawa ko kanina, kinect ko siya ng 12 volts na adapter, umukay siya. Then nakita ko lang doon sa pinaka-connector niya. Ito sa pinaka-connector niya dito. Ayan. Hindi parang maluwag yung pinaka-ano niya. Yung kanyang pin, yung kanyang terminal sa loob. So, kaya ginawa ko medyo tinusok ko para yung kanyang pasok dito sa kanyang pinaka-connector ay magkaroon ng contact. So parang siguro loose. Siguro ay loose connection lang dito sa kanyang connector. Kasi kanina hindi siya umiikot kasi nga ating nakita yung LED, nandoon lang siya. Diba? Hindi siya umiikot. Pero ngayon, ang aking sinikipan yung kanyang pinaka socket dito ay yun, umiikot na siya kagaya ng ating video kanina. Ayan. So yung tatlo ang kanyang LED sa dalawa at tatlo. Ayan. So lahat ay gumagana. Ito yung papasok. Nagbibigay ng hangin dito sa kanyang headlamp. Ito naman yung mga exhaust dito sa katito. Exhaust siya. So okay naman guys. So okay naman yung kanyang pan dito. Buti lang okay siya. Hindi natin kailangan magpalit kasi nag-check ako. Hindi natin makita ng same model nitong pan na to. Ayan. So mabuti na lang ay loose connection lang dito sa kanyang pinakasakit. So natest ko na siya kanina, siguro mga 5 to 8 minutes na test ko siya na nakabel ko dito sa kanyang sa kanyang interlock dito. So okay naman, hindi naman siya namamatay. Then unlike kanina, siguro mga 3 minutes lang namatay na yung kanyang namatay na siya gawa ng pan error ngayon lumalabas. So yun guys, so ako nang ikakabit, then ating i-test mamaya para hindi na ako may dapat mag interlock ng dito sa kanyang switch. So para ma-test natin kung okay na yung ating ginawa. Ayan guys, okay na yung ating ginawa na projector. Ayan. Almost 20 minutes na siyang naka-on at hindi pa siya namamatay. Unlike kanina, 3 minutes pa lang ay namamatay na dahil nga sa pan error. Ngayon ay okay na siya guys. So nakapag atin siya nagagamit yan sa ngayon. Yan. So kung nagustuhan niyo yung ating video, kindly
like, share, and subscribe po ng ating pong channel na ito. Ayan, ito po yung ating channel, E-Work Tech DIY. So, we have 20 plus videos na, mix ng repair, troubleshooting, and DIY. So, para po sa ating mga kapwa-kaputing-ting na mahilig po malikot na kanilang mga gamit. So, again, huwag po makalimot na click the notification bell and subscribe button. So, God bless mga kaputing-ting at nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. So, again, shout out Pastor Jolly Kiambao. God bless.